kaninggong tago ni Carlos ay hindi na nga niya matatakasan ang lahat ng mga kanyang pinagagawa. Dahil ito nga ang si Lynette ay siya na mismo ang nag-imbestiga dahil na rin sa hindi sila magkatugma ng sinasabi nitong si Joyce at itong si Carlos. Kaya naman punong-puno siya ng duda lalo na't nakita ni Lynette ang perfume ni Irene sa loob ng bahay niya. At dahil nga sa carpet ay siyang nagturo kay Lynette na talagang si Irene ang bangkay na natagpuan nila Annalyn at siyang Susan at hindi nga sila nagkakamali. Noong una ay ayaw aminin ng boss nitong taga-funeral. Ngunit kalaunan dahil sa nadulas ang isa niyang kasamahan, wala siyang magawa. Dahil kung hindi, tatawag nga ng polis itong si Lynette. Kaya naman napilitan siya na sabihin ang katotohanan na si Irene nga. Ngayong tinanong nga ni Lynette ang lalaki ay pinapadescribe niya kung sino ba, anong itsura ng lalaki nang unang naghanap ng bangkay sa kanila. Noon nga ay sinabi na maitim ito kay Umanggi at medyo mapanga. Nagduda si Lynette at ipinakita ang larawan nila sa kasal. Eto nga, confirm na sinabi ng taga-funeral na si Carlos. Chuck ang asawang si Lynette, hindi siya makapaniwala at nabigla siya sa kanyang mga natuklasan. Napanganga nga siya at lumalakad ng tela kabadong-kabado at takot na takot sa mga nangyayari. Ang asawa pala niya mismo ang pumatay kay Irene. Hindi ma-explain ni Lynette ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang tumakbo ngunit nanghihina siya sa kanyang mga nalalaman para siyang hindi makahinga. Totoo ba talaga ang nangyayari? Hanggang sa naalala niya, ito nga si Annalyn ay pupunta sa kanilang bahay at natatakot siya. Lalo't itong si Annalyn ay puno na rin ng hinala sa kanyang asawang si Carlos. Gusto niyang protektahan itong si Annalyn at nais niyang tuwagan. Subalit nagkataon naman na lobat nga ang cellphone ni Annalyn kaya hindi makontak ni Lynette ang kanyang anak. Wala na nga siyang nagawa kundi umuwi ng bahay upang tingnan kung naroon ba ang kanyang anak na si Annalyn. Tataranta na nga itong si Lynette ay hindi niya alam kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Nakalimutan din niya na ang kanyang anak na si Annalyn ay naka-duty kaya naman wala talaga siyang makikita na Annalyn sa loob ng kanyang bahay. Kaya naman wala na nga lang siyang option habang wala nga si Carlos na inaisipan na nga niyang lumayo dito at ayaw niyang madamay sa mga pinagagawa ni Carlos at baka nga siya pa ang isunod nito pag nagkataon. Madali si Lynette na impake ang kanyang mga damit. Nais na nga niyang lumayas at takasan na nga itong si Carlos. Nangangatog ang kanyang mga kamay at tuhod. Kinakabahan siya. Maya-maya pa nga matapos na nga niyang mag-impake, pagtayo naman niya, ay nabigla siya sapagkat nandoon na nga ang demonyo sa kanyang harapan. Nagkunwari na lang siya. Nagtaka nga itong si Carlos kung bakit may bitbit na siyang maleta. Ang pagkakaalam kasi niya ay mamayang gabi pa ang kanilang flight. Ngunit bakit tela na paaga? Sinabi na lang ni Lynette na ginawa na niyang mas maaga nang sa ganun sa gabi pa lang ay diretso na ang kanilang lakad at nakaayos na ang mga kagamitan. Ngunit iba talaga ang gusto ni Lynette ay gusto na niyang takasan ang kanyang asawa dahil takot na siya sa kanyang mga natuklasan at isa palang mamamatay tao ang kanyang pinakasalan. Akala ni Carlos talagang ligtas na ang kanyang mga pinagagawa dahil nabayaran na nga niya ang mga taga-funeral. Kaya't nagkunwari naman siya na ihatid ang kanyang asawa kay Latiang Susan dahil nais daw nito na magpaalam muna bago umalis at nais na makausap itong si Annalyn. Ngunit pagbaba pa lang niya ng hagdan ay tumunog nga ang telepono nitong si Lynette. At dito ngay makikita ni Carlos ang card ng taga-funeral kung saan yun din ang kanyang pinuntahan. Galit na galit si Carlos. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga braso nitong si Lynette at kinumpronta kung bakit niya pinuntahan ang naturang funeral. Hinahanap ba daw niya si Irene? Ngunit bakit niya ito kailangang hanapin? Nagsisinungaling ba itong si Lynette? Ngunit giit ni Lynette na siya ang sinungaling sapagkat alam na niya ang lahat-lahat. Ngayon manganganib ang buhay nitong si Lynette.